Yun. Magandang hapon po sa inyo. Happy New Year. So ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ko DIY itong yung box sa likod ko. DIY yung bracket niya sa OEM bracket ng NMAX V1. Kasi wala akong makitang video o paano siya ginawa. So ako naman, diniskubre ko lang siya kung paano siya ikabit. I-DIY. Medyo nung una, nagdadalawang isip ako kung kakabitan ko yung NMAX ko kasi parang hirap eh. Ang hirap i-visualize pagka tinitingnan mo lang siya sa picture sa Facebook, sa internet. Pero ayun, nagawan ko rin ng paraan. Kasi kakaunti lang yung nagpo-post na NMAX o yung nagkakabit na NMAX about sa ganitong box. Ang madalas ko nakikita yung saddle bag. Pero yung ganitong side box, yung hard box, wala pa ako masyado nakita. Actually, isa lang ang picture ng mga nagpo-post ng mga seller, yung NMAX na silver lang. Pag hinanap ko naman kung paano siya kinabit, hindi siya makita. So, alam mo yun, palaisipan kung paano na ikabit yun, paano yung bracket na. Siyempre, di ba, bago mabilin, dapat sure ka na kasi universal to eh. Universal yan. Dapat, bagong palang bilhin, alam mo na. Pero ako, medyo nagdalawang iisip ako kasi, syempre, baka nagkabit sa bracket, nagtanggal ng fairings, nagclamp, nagbutas, eh medyo ayoko ng ganun. Hanggat maaari, gusto ko sa bracket lang. So, ayun, nagawan ko naman ng paraan at isishare ko sa inyo para kayo rin kung in case na gusto nyo maglagay ng ganito, eh may idea na kayo. Hindi na kayo mahihirapan pa, diba? So, yan. Ayan si NMAX V1. Bali, kinustom ko na siya na pang biyahe. Actually, binili ko to pang tay-tay sana. Kaya lang, mas-trip yung biyumahe. Gala-gala. So, mag-umpisa tayo dito. So, bali yan. Natanggal ko na yung stock na hand grip niya sa likod. So, yan. May bracket akong kinabit. So, actually, nakabit ko na siya. Hindi ko na sa inyo mapapakita kung paano ko siya na-DIY kasi tapos na eh. Trial and error tayo eh. So, eto na siya. Binaklas ko lang siya kasi pipinturahan ko siya. Kasi yung nabili kong box ay second hand lang. Kasi, syempre, kung bibili ako ng bago, tapos paglalaroan ko, bubutas-butasan ko, medyo sayang naman. So, pinag-practicean ko muna, pero naging perfect. Ayoko nang bumili ng bago, so, pinturahan na lang natin. Retokin na lang natin. Syempre, habang nagta-trial and error ako, nagagasgas ko siya. Yan. So, nga pala, sa mga magkakabit, o mag-DIY, ang ginawa ko, tinape ko tong buong side na to. Minasking tape ko siya para iwas gasgas hanggang yung headlights, taillights. Minasking tape ko siya. Binalutan ko siyang buo para hindi siya magasgas habang nagte-test fit ako. So, yun ang trick doon. Okay. Punta naman tayo doon sa bracket. So, ayan na yung bracket. Ayan. So, dalawang butas lang ang nangyari. Nakasamba tayo. Ayan. Yan yung mga bracket na kasama pero hindi ko nagagamitin yan. Actually, walo yan. Ayan. So, itong bracket na to, ang ginawa ko lang dito, binend ko lang siya sa gato, sa clamp. Kung makikita nyo, iba siya dun sa yun. So, yan siya. Ganyan. Kita ba? Yan. Yan. Pipicture lang ko pa mamaya para hindi kayo mahirapan. Pati yung tamang sukat, layo ng tornilyo, laki ng butas, ibibigay ko sa inyo lahat yung details para dumami tayo na ka-side box. So yan, dalawang bracket lang siya at matibay naman yung pagkaka gawa ko.
at matibay din yung bakal. Yun nga lang, ginawa ko, pininturahan ko pa yung bakal kasi kailangan mo pinturahan ulit. Siyempre, nagagasgas mo siya. Nung binend ko siya, nag-chip na yung ibang paint niya. So, binalutan ko siya ulit ng flat black para safe siya sa kalawang kasi hindi naman aluminum to eh. Talagang bakal na makapal to, matibay. Parang flat bar talaga na makapal yung... Yan. Na makapal eh. Makapal yung schedule niya eh. Okay, so ito na yung bracket, kakabit na natin. Forma lang natin. Kung mapapansin nyo, isang side lang yung pinit ko para lang makita ng mga gusto mag-DIY ko, yung ibig ko sabihin sa pastel. Ayan, mga boss amo, nakabit ko na. Tingnan nyo, pantay siya. Left and right. So, ayun. Test natin kung matibay. Idol, pakikalug naman yung ano, boss. Yan, umuuga yung motor. Doon sa kabila, doon sa may ano, doon sa ito, tatatang bakal na yan. Ayan. Talagang yung motor yung sumasama. Okay, salamat boss. Etong bracket na to, kasama sa kanya yan. Adjustable yan, may mga butas-butas din yan. Kung gaano kahaba, siguro yung pagkaka-DIY mo, yung gap ng bawat sides. Yan, so ayan, tinurnilyohan ko lang, ganyan. Paganyang side ko siya, yun ano. Yan, close it. Yan. Siya, may tornilyo rin siya bawat side. So hindi siya pipiki. Hindi pipiki yung bracket mo, if ever, yan po. Medyo sumashadow lang, pero pantay po siya sa paningin ko. Siguro, dito sa cellphone, mukhang hindi siya pantay, sumashadow, pero pantay po yan. Yan ang ibabaw niya. Yan. Yan yung side. Maya-maya yung ano naman. Pag nakakabit na, pakita ko kung paano siya ikabit. So, ayun mga boss. Kakabit na natin yung box. Nakabit na yung bracket, nakabit na halos lahat. Nahigpitan na yung mga tornilyo. Medyo ginabilang kasi yung kaninang flat black na pininturahan ko, ginawa ko na siyang gloss black. Tapos tinap coat ko ulit yung buong bracket para mag-last siya. Kasi alam nyo naman, yung paggagamitan ko nito eh medyo madagat-dagat. Diba? Gagamitin ko siya sa diving. So, maalat ang tubig. Ayoko magkaroon ng kalawang. Kalaban namin yung mga yan. Okay. So, testing na natin yung isa kung paano siya ikabit. So, ganito lang siya. Meron siyang dalawang parang paglalagyan ng clip doon. Mo. Press mo yung button sa loob. Nakalock na siya. Sara mo. Susi. So yun. Tatanggalin mo, press lang, so ayun nga pala, may dalawang klase nito, yung isa may handle,
itong nabili ko, wala. Yun lang ang pinagkaiba nila, handle tapos yung reflector lang niya. So far yun lang, wala siyang pinagkaiba. 20 liters yung capacity niya, malaki-laki na rin. Gusto ko i-testing kung kakasya yung mga gamit ko. Kasi may mga magtatanong kung bakit ko nilagyan ng ganito yung NMAX. Gagamitin ko yun sa moto diving. Bala ko kasi mag-travel kung saan saan. Pero unahin ko muna ang Batangas. Lahat na may dive site pero nakamotor lang. So, syempre, marami tayong equipment na dapat dalhin para hindi na tayo mapagastos. Yung tank na lang tsaka yung weights ang i-rent out ko sa labas. So, testing natin. Sa mga hindi na interesado, like, share, subscribe na lang kayo. Kung gusto nyo pa makita kung ano yung mga ilalagay ko, tuloy nyo lang. Okay? So, sa mga ayaw nang ituloy, okay, share nyo na lang. Kung nagustuhan nyo, sana makatulong sa inyo itong pag-DIY ko at kung paano ko siya kinabit. Okay? Testing natin ang regulators. Wetsuit. Full wetsuit. Neck shorts. Dry box. Rush guard. Extra rush guard. Mask. Kopya. Pasok. Okay. Kapit naman natin yung top box. ₱45 na top box. So, tingnan natin kung kasya yung camera. Camera. Accessories ng camera. Kasha pa yung drone, kasha pa yung mga charging port, chargers, etc. etc. So, pasok. Lalagyan na lang siya ng egg foam sa loob. Tapos, yung aking gear, diving gear, DCB. Yan. Nakadilit na yung fins. So, ayun. Ready na sa moto dive. So, ano ba? Masasabihin ko. Ayun, kung nagustuhan nyo, like na lang kayo. Kung may katanungan kayo, comment na lang kayo. Subscribe na lang kayo, tsaka follow kayo sa YouTube account ko, tapos sa Facebook page.
Salamat, mga boss, mo Happy New Year. See you sa dagat.